sa balita ngayong tanghali. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 2.17 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Bagong Agrarian Emancipation Act nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila muling babawasan kapag bumaba pa sa normal operating level ang Angat Dam ayon sa NWRB. Pagdami ng mga Chinese fishing vessels sa May Iroquois at Sabina Shoal, ikinababahala ng AFP Western Command. Bagong Threads app, mayroon ng 10 million subscribers mula ng ilunsad kahapon ayon sa Meta owner Mark Zuckerberg. At pagtatag concert ng SB19 sa Davao City, nag-top 1 sa Philippine Grants. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 7, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Mayo ngayong taon base sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mula sa nakaraan 2.26 million na mga walang trabaho noong Abril, bumaba sa 2.17 million ang unemployment sa bansa noong Mayo. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Janice Inhente live. Janice, ano ang dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa? Nila nakitaan ng kontribusyon sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa sa buwan ng Mayo ngayong taon ng sektor ng construction, gayon din ng manufacturing, water supply, sewerage, waste management and remediation activities, gayon din sa sektor ng information and communication. Batay sa survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 2.93 million na mga walang trabaho noong May 2022, bumaba ito sa 2.17 million o 4.3% mula sa 4.5% ngayong taon. Ayon pa sa PSA, nasa 11.7% ang underemployment rate nitong Mayo, kung saan bumaba rin ito mula sa 12.9% noong Abril. Ito yung mga may trabaho na pero naghahanap pa rin ng additional working hours o iba pang trabaho. Samantala, kung may pagbaba sa unemployment rate, nadagdagan naman ang mga individual ngayon taon na mayroong trabaho kung ikukumpara sa May 2022. Ayon sa PSA, 2.18 million ang dadagdag sa employment rate ngayong taon, kung saan mayroon itong kabuuang 48.26 million itong buwan ng Mayo. Mas mataas kung ikukumpara sa 46.8 million employment rate noong May 2022. Sa survey ng PSA, may malaking ambag pa rin sa year-on-year employment rate sa bansa ang agriculture and forestry, accommodation and food and other service activities, fishing and aquaculture, gayon din ang arts, entertainment and recreation. Mas significant pa rin o nasa 60.5% ng kabuuang employed individuals ang mayroong dissenting trabaho o sumisweldo, habang sumunod naman ang self-employed na may 28.1% at unpaid family workers na may 9.2%. Ela, ayon pa kaya PSA Undersecretary Dennis Mapa, dahil may malaking dagdag sa labor forces ngayon, ang sektor ng agrikultura kailangang bantayan ang employment rate sa buwan ng Hulyo at mga susunod pang buwan sa posibleng epekto naman ng El Nino. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janice Inhente. Bilyon-bilyong piso umano ang inaasahang kikitain ng Pilipinas sakaling maisabatas ang pagpataw ng buwis sa digital service providers na nasa ibang bansa. Pero paalala ng isang grupo, ang mga consumer ang tatamaan ng pagpapataw ng VAT sa online platforms. Ang detalye sa ulat ni Harleen Delgado.
Marami sa mga Pilipino ang naging parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng online platforms lalo na nang tumama ang COVID-19 pandemic. Kabilang na riyan ang video on demand gaya ng Netflix at video conferencing platforms gaya ng Zoom. Kaya ang Department of Finance o DOF suportado ang panukalang patawan ng value-added tax o VAT ang mga digital service provider o DSPs na nakabase sa ibang bansa. Ayon kay DOF Undersecretary Dakila Napao, kung magbabayad ng buwis ang lahat ng DSP, aabot sa 145 billion pesos ang makokolektang kita ng gobyerno sa loob ng 5 taon. Kung 70% lamang ang magbabayad, hanggang 23 billion pesos ang dagdag kita ng gobyerno, habang mahigit 16 billion pesos naman kung 50% lamang ang magkocomply rito. Kaya isinusulong nila na mairehistro ang mga non-resident digital service provider at mabigyan linaw sa batas ang pagpataw ng buwis sa online services. That's why we need to capture this group of supposed to be taxpayers. The non-resident are not covered yet, but other countries, they're already imposing this VAT. Pero aminado ang Bureau of Internal Revenue na magiging mahirap ang pag-implementa nito sa mga online platform na walang pisikal na presensya o opisina sa Pilipinas. We can tax this, but we cannot really enforce because they are not in the Philippines, they are not registered. So we cannot even audit them. They are not here. Kaya tanong ni Senator Sherwin Gatchalian, kaya ro ba na i-block ang mga website ng mga digital service provider na hindi magpaparehistro para sa pagpataw ng VAT? Ayon sa DOF, kailangan ng legal na basehan para rito. Ang Tax Management Association of the Philippines o TMAP, bagaman suportado ang gobyerno sa paghahanap ng dagdag kita mula sa buwis, nagpaalala na ang mga consumer ang maapektuhan nito. Ang ilang digital service providers gaya ng online shopping platform na Lazada Philippines nilinaw na hindi sila tatamaan ng naturang pandukala sakaling maisabatas dahil nakarehistro sila sa Pilipinas. Pero dahil kumukuha ito ng digital services mula sa mga kumpanya sa ibang bansa, magdudulot anila ito ng mas mataas na presyo sa kanilang mga produkto at serbisyo. Thus, any VAT collection requirement imposed on non-resident service providers would ultimately be passed on to the buyers of goods and services in the Philippines and may lead to higher prices and increase the cost of doing business. Bubuo ng Technical Working Group ang komite kung saan bibigyang linaw pa ang mga probisyon ng panukala. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilagdaan na ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act na kabilang sa ipinangako ng presidente na kanyang isusulong. Mula sa Malacanang, ang detalye hatid ni Nel Maribuho live. Nel, ano ang nilalaman nitong pinirmahang New Agrarian o Agrarian Emancipation Act ng Pangulo? Yes, Ella, sa ilalim ng Republic Act number 11953 o New Agrarian Emancipation Act, hindi na pagbabayari ng agrarian beneficiaries ng kanilang unpaid amortization. Aabot sa mahigit 57 billion pesos ang hindi nabayarang utang ng nasa 600,000 agrarian reform beneficiaries. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batas na ito sa Malacanang. Ngayon ang sinasabi ang mawawala sa pamahalaan ay 57.65 billion. Eh yan lang, alam niyo naman po, yung pagbayad na yan ay nasa papel lang yan. Ang katotohanan talaga, pwede natin ang tawagin na dormant receivable ito. Dahil alam naman namin, walang kakayahan ang mga magsasaka na bayaran na itong napakalaking utang na ito. Kaya napakatama naman na napunta sa pamahalaan. At kami naman, yan ang trabaho ng pamahalaan upang suportahan kayo, upang pagandahin ang ating agrikultura, upang bigyan kayo ng pagkakataon. At upang masabi natin na ginagawa natin lahat upang maipakain natin lahat ng ating mga mamamayan. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga mambabatas na nagsulong ng panukalang batas na ito na kabilang sa ipinangako ni PBBM. Kasunod ang paglagda sa New Agrarian Emancipation Act, pinangunahan rin ng Pangulo ang ceremonial awarding ng land titles. Aabot sa 31,000 land titles ang ipinamahagi sa nasa 21,000 agrarian reform beneficiaries. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Nel Maribuho. I-reactive ng pambansang pulisya ang kanilang Task Force Manila Shield para sa ipatutupad na seguridad sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating niya July 24. Ang KPNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ito'y upang masiguro na hindi sila malulusutan na mga individual na nais na manggulo sa sona ng Pangulo. Mula sa Camp Krame, ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano ang partikular na magiging papel ng Task Force Manila Shield sa darating na sona? Magandang tanghali, Sir Bernard. Ang Task Force Manila Shield ang siyang mamamahala sa mga border palabas at papasok sa Metro Manila. Magsasagawa ang mga ito ng checkpoint upang masigurong hindi makalulusot papasok sa Metro Manila ang mga nais na manggulo sa ikalawang sona ng Pangulo. Ang Task Force Manila Shield ay bubuuin ng mga tauhan mula naman sa Laguna at Bulacan na siyang augmentation force para sa pagpapatupad ng seguridad. Bukod kasi sa Batasan at Commonwealth area, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakasama din sa babantayan ng mga pulis ang mga crime-prone areas. Regular din ang gagawing pagpapatrolya ng mga pulis at pagbabantay sa mga vital installation ng bansa. Mayroon din ani ang mga pulis na mamamahala sa trapiko para hindi naman masyadong maapektuhan ang mga motorista. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na hanggang ngayon ay wala silang natatanggap na mga aprobadong permit mula sa local government unit para sa mga magsasagawa ng protesta ng mga militante. Pinapayagan naman aniya mga ito na magtaos ng kanilang programa sa mga Freedom Park. Dagdag ni Colonel Fajardo, sa ngayon, wala pa silang natatanggap na anumang banta na makaaapekto sa pagdaraos ng ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Lea Ilagan live mula sa Camp Krame. Nagdesisyon na ang National Water Resources Board o NWRB na bawasan pa ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Ito ay sa oras na bumaba pa sa normal operating level ang Angat Dam. Mula sa Caloocan City, may report si Ray Palayo live. Ray, gaano karami ang ibabawas na alokasyon para sa Metro Manila at ano ang magiging epekto nito sa mga customer? Kailan mo lang sa ngayon na 50 cubic meters per second ay ibababa sa 48 TMS yung alokasyon ng tubig sa Metro Manila at Karating Lalawigan, habang ang para naman sa irrigasyon ay ibababa din sa 20 CMS mula sa 28.5 CMS. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, ngayong weekend ay posibleng bumaba na sa 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Dr. Sivigia David Jr., ang Executive Director ng NWRB. Ang nangyari kasi, kinonsider din kasi ng ng board yung mga projections ng pag-asa na by the latter part of the year ay meron tayong magkakaroon ng El Nino, o mas baka tuyo ang condition by the latter part of the year, at most likely hindi makarecover ng sapat, no? Possibly hindi makarecover yung Angat Dam. So nag-decide ang board na ngayon pa lang mag-adjust na tayo ng allocation. Ayon sa Maynilad, posibleng magkaroon ng water service interruption sa kanilang mga customer, pero isasagawa ito sa gabi kung saan karamihan ng mga residente ay nagpapahinga. Ang Manila Water naman ay walang nakikitang magiging epekto sa kanilang mga customer kahit na ibaba sa 48 CMS ang alokasyon. Ayon sa dalawang konsesyonaryo, may mga ginagawa na silang paraan para madagdagan ang pinagkukunan nila ng supply ng tubig gaya ng mga pasilidad sa Laguna Lake. Piniyagan na rin ng NWRB ang operasyon ng mga deep well. Ayon naman sa pag-asa, magkakaroon pa ng mga pag-ulan ngayong buwan ng Hulyo, kaya inaasahan nila na tataas pa ang level ng Angat Dam. Pero kung hindi uulan sa watershed, ay posibleng bumaba sa 165 meters ang level nito sa katapusan ng buwan. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo. May nakitang microplastic sa tubig ng Laguna Lake. Ang tanong ngayon ay kung ligtas pa bang kainin ang mga isda at maging ang kinukuhang tubig sa lugar. Alamin natin yan sa report ni Ray Pelayo. Base sa ginawang pag-aaral ng grupo ni Dr. Hernando Bacosa ng Mindanao State University,
Iligan Institute of Technology, kumuha sila ng water samples sa 10 stations na kanilang inilagay sa iba't ibang lugar sa Laguna Lake noong nakarang taon. Lumabas sa resulta ng laboratory test na may microplastic na pala ang tubig sa lawa. Pinakamarami ay nakuha sa kanlurang bahagi ng lawa kung saan umabot sa 20 microplastic per cubic meter. Ito ay ang lugar na bahagi ng Muntinlupa at Taguig. So that is also consistent with our hypothesis na because Western Bay is highly populated and also in terms of economic activities, nandiyan yung mga industrial activities and shall we say major economic activities na nag-possible na mag-dispose ng waste containing microplastics. Nasa 12 magkakaibang klase ng microplastic ang kanilang nakuha na posibleng galing sa mga plastic bottle, plastic bag at iba pang packaging containers. Ayon kay Dr. Bacosa, posibleng nanggaling din ang microplastic sa mga ginamit na face mask. Di ba nakita natin marami tayong face mask na yung parang surgical mask na blue? So, inanalyze po natin yung face mask na yan, ang material niya po is polypropylene. And then, base sa ating pag-aaral, 30% ng microplastic is polypropylene. So, possible po na yung mga himulmul na yon, yung mga fiber, could come from the mask na ginamit natin. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may mga programa na sila para maiwasan ng mga basurang plastic ay mapunta sa karagatan, ilog at lawa. Ayon kay Dr. Bacosa, bukod sa microplastic ay dapat ding pag-aralan ang mas maliliit na bahagi ng plastic na tinatawag na nanoplastic. Mahalagaan niya na matiyak na ligtas ang tubig na kinukuha sa Laguna Lake ng mga konsesyonaryo. So possible po na yung ating water supply could be contaminated kasi nga yung microplastic, posible lang ma-filter. Pero po yung mas maliliit na nanoplastic ay mahirap yung i-filter ng ating water provider. Yun po yung mga questions na ating gustong i-raise kung napifilter ba nila yung nanoplastic. Ayon naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, walang dapat ipag-alala dahil dumadaan sa proseso ang tubig na galing sa Laguna Lake para matanggal ang microplastic. Ayon kay Dr. Bacosa, mapanganib sa kalusugan ng microplastic kung makakain o papasok sa katawan ng tao. Ang nanoplastic po ay napakaliliit. It could actually go through our liver, our kidneys, and then it was found in fetus recently in our blood. And kung yung microplastic po na ito ay may mga viruses, mga bacteria, so possible po na papasok din sila doon. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang grupo ni Dr. Bacosa sa DLR, LLDA at iba pang ahensya ng gobyerno para makagawa ng mga paraan na makatutulong na masolusyunan ang problema sa microplastic sa Laguna Lake. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na sundin ang bagong estratehiya sa paglaban sa money laundering at terrorist financing. Ayon sa Pangulo, kailangan ng bagong national financing strategy para sa taon 2023 hanggang 2027 matapos mapaso ang kautusang inilabas ng nakaraang administrasyon. Layo naman ang bagong estratehiya ng gobyerno na maalis sa gray list ng Financial Action Task Force ang bansa. Noong 2021 ay nakasama ang Pilipinas sa mga bansang pinaigting ang monitoring dahil sa mga kakulangan sa paglaban sa money laundering at terrorist financing. Nakukulangan ang Global Dirty Money Watchdog sa mga ginagawang aksyon ng bansa sa pagpapatupad ng mga batas kontra money laundering at terrorist financing at pagpapanagot sa mga nasasangkot sa ganitong mga gawain. Nag-inhibit na si Judge Abraham Joseph Alcantara sa natitirang kaso ni dating Senador Laila De Lima. Ang kay Alcantara ang kanyang pagbibitiw sa kaso ay hindi nangangahulugan na magiging bias siya sa kaso kundi para tapusin ang anumang kwestiyon sa kanyang kredibilidad, integridad at pagiging patas. Natanggap na ng mga abogado ni De Lima ang pagbibitiw ni Judge Alcantara. Dahil dito, hindi rin matutuloy ang nakatakdasan ng pagdinig sa kaso ng dating senador ngayong araw.
Sisimulan na ng Department of Education sa darating na July 24 ang rollout ng National Learning Camp o NLC. Layo ng programa na tulungan ang mga estudyante na makarecover sa learning gap na idinulot ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga subject na ituturo dito ang English, Science at Mathematics. Nilinaw naman ang DepEd na pansamantalang magiging bukas lamang sa mga estudyante na sa grade 7 at 8 ang pilot implementation ng NLC. Ayon sa ahensya, tatagal ang naturang programa ng 3 hanggang 5 linggo kaya't inaasahang matatapos ito sa August 25. Lumabas sa latest survey ng social weather stations na 80% ng mga Pilipino ang kakaunti lamang ang kaalaman hinggil sa Sovereign Wealth Fund o ang Maharlika Investment Fund Bill, habang 20% naman ang nagsabi na mayroon silang partial ngunit sapat na kaalaman hinggil sa MIF. Lumabas rin sa nasabing survey na 51% ng mga Pilipino ang nagsabi na maliit o wala silang inaasahang magiging benepisyo sa MIF, habang 46% naman ang naniniwalang may makukuhang pakinabang dito. Isinagawa ang survey mula March 26 hanggang March 29 ngayong taon sa 1,200 respondents. Nakipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority sa Department of Agriculture at mga market administrators ng 17 LGUs tungkol sa farm-to-market direct supply linking sa Metro Manila. Tinalakay ng mga opisyal ang mga proseso katulad ng area mapping, crop monitoring, market linking, delivery routing at produce dispatching. Layo ng proyekto na matulungang kumita ang mga magsasaka at mapababa ang presyo sa mga palengke, lalo na kung nagkakaroon ng oversupply ng mga gulay at iba pang agricultural products. Kumpul-kumpul na mga Chinese fishing vessels ang namataan ng Philippine Navy sa kanilang pagpapatrolya sa area ng Iroquois at sa Binasyol sa May West Philippine Sea. Ayon sa AFP Western Command, malaking banta ito para sa rectobank na sagana sa oil at gas reserve. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Dacanlale live. Ryan, gaano karaming Chinese fishing vessels ang namataan ng Philippine Navy sa May Iroquois at sa Binasyol? Bernard, nasa 48 ang nakitang Chinese fishing vessel na naka-impale sa Iroquois Reef. Tumaas din ang presensya ng Chinese maritime assets sa Sabina Shoal. Nakakabahala daw ang pagdami ng mga Chinese fishing vessel sa Iroquois Reef. Nasa timog na bahagi ito ng Rectobank, ang lugar na sinasabing mayaman sa langis at gas reserve sa West Philippine Sea na nasa exclusive economic zone ng bansa. Sa uling air patrol ng Philippine Navy sa lugar, nakita na nakaangkla sa 5 hanggang 7 ang mga Chinese fishing vessel, pero wala naman daw fishing activity na ginagawa ang mga ito. Noong Pebrero, 12 Chinese fishing vessel lamang ang nakita sa lugar. Naging 47 ito noong June 12 at 48 noong June 30. Bukod sa pagdami ng Chinese fishing vessel na nakaistasyon sa Iroquois Reef, tumaas din ang presensya ng Chinese maritime assets sa Sabina Shoal. 3 barko ng Chinese Coast Guard at 2 barko ng People's Liberation Army Navy ang nagpapatrolya sa lugar. Ayon sa AFP Westcom, nakakahalarma ang intensyon at aksyong ito ng China na sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Bernard. Maraming salamat, Ryan Dacanlale mula sa Muntinlupa City. Nagpahayag ng pagkabahala ang Estados Unidos sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng PCG sa ginawang pangaharas ng Chinese Coast Guard vessel sa mga barko ng Pilipinas habang papunta sa Ayungin Shoal para umasiste sa isang naval operation noong June 30. Sa isang tweet, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na isang banta sa seguridad at legal na karapatan ng Pilipinas ang anyay irresponsableng pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan ito sa China na tumalima sa international law kabilang na ang 2016 arbitral ruling upang makamit ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific.
Walang planong magbitiw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Justice si Secretary Crispin Remulla sa kabila ng iniindang karamdaman nito. Gate ni Secretary Remulla, mananatili siyang kalihim ng DOJ hanggat naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kakayahan. Narito ang report ni Dante Amento. Matapos ang 10 araw na wellness leave, sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla na magbabalik trabaho na siya simula sa Lunes, July 10. Ayon kay Secretary Remulla, magbibigay siya ng mahahalagang direktiba sa DOJ officials. By Monday, back, technically I'm back to work, but I cannot keep on going here. I have to be careful. Inihayag din ng kalihim na sumailalim siya sa isang heart bypass operation noong June 27. Anya naging maayos ang proseso pero patuloy ang kanyang physical rehabilitation sessions. Hindi muna siya palaging pupunta ng physical sa DOJ habang nagpapagaling. 7-hour procedure happened and syempre as usual, I went through the whole process. Na-intubate ako after that mga 16 hours to 17 hours bago tinanggal yung intubation. And then, okay naman, my recovery is very good. Samantala, walang planong magbitiw sa pwesto sa Secretary Remulla sa kabila ng estado ng kanyang kalusugan. Malakas paan niya siya at nanatiling may tiwala sa kanya ang Pangulo. Never, never. I serve at the pleasure of the President and I will continue to discharge my functions as long as the President believes in my capability to lead the department. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-turn over na ng Philippine National Police sa Bureau of Immigration ang mga foreign national fugitives na kasamang nailigtas sa Sinalakay na Pogo Hub sa Las Piñas City noong June 26. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ang Immigration Bureau na ang nagpoproseso sa mga ito para sa gagawing deportation. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Nasa pito ang nadiskubring dayuhang pugante sa mga na-rescue sa foreign national sa Sinalakay na Pogo Hub sa Las Piñas noong June 26. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, apat dito ang Chinese nationals at tatlong Taiwanese. Lahat sila may nakabingbing kaso na may kinalaman sa fraud o panluloko. Na-turn over na ng PNP sa Bureau of Immigration ang mga dayuhan na siya nagpuproseso ng kanilang deportation. After pong matapos, ma'am, yung documentation, yung pagkuha po ng biometrics, kasi ibabangga po kasi nila yan sa system po ng Bureau of Immigration to check po kung sila nga po ay official na dumaan sa ating immigration o nagkaroon po ng mga backdoor entry, kaya medyo mahaba pa po yung proseso. Dagdag ni Colonel Fajardo, humingi din ng tulong sa kanila ang Embahada ng China para sa mas masusing investigasyon dahil sa umano'y nangyayaring scam sa kanilang bansa na konektado sa Sinalakay na Pogo Hub. Tulungan pa po sila na maimbestigahan pa po ito dahil lumalabas po sa initial investigation po ng Chinese government po na ito pong apat na pugante sa kanilang bansa ay it appears ay involved po sa scam at using po itong kanilang ang ginagamit po na IP address ay na-trace po doon po sa kumpanya. Sa ngayon, nasa 758 ng dayuhan ang naiproseso na at nakuha ang biometrics. Sinikap din naming humingi ng update sa BI kaugnay sa deportation ng mga ito ngunit hindi pa sila tumutugon sa aming mga tawag. Lea Ilagan, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Department of Tourism Secretary Maria Cristina Frasco na walang nasayang na pondo ng gobyerno sa bagong Love the Philippines campaign. Naka-move on na rin ang ahensya sa isyu at patuloy sa paglulunsad ng mga proyektong makatutulong sa turismo ng bansa. Ang detalye sa report ni Gladys Tuabi.
Wala umano ni isang kusig na gastos ang Department of Tourism mula sa pondo ng pamahalaan para sa ad agency na nasa likod ng Love the Philippines campaign video. Ayon kay Tourism Secretary Frasco, terminated rin ang negosasyon ng TDB Philippines na siyang gumawa ng audiovisual presentation. I would just like to emphasize that not a single peso of government funds has been paid under the tourism branding campaign with said agency. Wala rin aniya siyang balak ibalik sa dati ang slogan ng DOT, taliwas sa panawagan ng ilang. Love the Philippines reflects the heart of every Filipino because lahat po tayo nagmamahal ng Pilipinas. We all love the Philippines. The circumstances of late has led the Department of Tourism to initiate termination proceedings on its contracted ad agency. At upang ipakita na naka-move on na sila sa issue, inilunsad kahapon ng DOT ang hop-on-hop of buses sa Manila City. Tila isa itong time machine dahil bida ang mayaman at makulay na kasaysayan ng lungsod. Kasama sa mga designated stopovers ay ilang parte ng Malacañang, National Museum, Rizal Park, Binondo at Intramuros. Mapa local o foreign tourist man na nais mamasyal at subukan ang iba't ibang sikat na kainan dito sa lungsod. Hop on na dahil maaari na itong magawa ng less hassle sa pamamagitan ng HoHo buses. Nauna nang inilunsad ang DOT ang HoHo bus sa Makati. Tinitingnan ng kagawaran na lagyan pa ng HoHo buses ang iba't ibang lungsod sa Metro Manila. This is a demonstration of the strengthened tourism governance envisioned by our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And as well, it seeks to allow our key cities in the Philippines, including Manila, to have an edge in terms of digitalization in travel, as well as a competitive offering on the convenience of tourist travel, as you can find hop on hop off as well in key cities all over the world. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pagkakataon ng bawat turista na ma-experience ang Manila with convenience. Ito'y sa pamamagitan ng booking system through its mobile application. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iwasan ang pagkakaroon ng hawaan ng iba't ibang mga sakit sa mga evacuation centers sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng bulkan ngayon, isinailalim ng Department of Health Bicol sa Health Education System ang mga evacuee doon. Mula sa Santo Domingo, Albay, alamin natin ang latest kay Brian Baldarahe live. Brian, kumusta ang kondisyon ng kalusugan ng mga evacuee dyan sa Albay at marami ba ang mga nagkakahawaan ng sakit? Sa ngayon, Ella, pinakamarami sa naitalang sakit dito ng Department of Health Bicol ay yung pagkakaroon ng kaso ng ubo at sipon, gayon din yung mga lagnat na naitatala sa ilang mga evacuation center dito sa Albay. Nagsagawa ngayon ng health education session ang Department of Health Bicol upang ituro ang tamang pamamaraan ng pangangalaga sa katawan at kalusugan, lalo na ng mga bata. Itinuturo din ang wastong pamamaraan kapag nakaranas ng diarrhea ang isang individual. Bahagi din ng isinasagawang health education ay yung pagbibigay ng kaalaman kaugnay sa tamang pag-ubo at pagbahing kasama na ng paghuhugas ng kamay. Isa kasi sa monitor nila ng DOH Bicol na pinakamaraming kaso ng sakit sa loob ng mga evacuation center ay yung mga kaso ng ubo at sipon. Itinuturo din sa mga session ay ang paghahanda ng homemade oral rehydration solution na paraan ng paunang lunas sa mga taong nakararanas ng sakit na diarrhea at pagsusuka. Parti din sa mga isinasagawang session ay yung pagtuturo ng safety tips kung makararanas ng pag-ulan ng abo galing sa Bulkan Mayon. Kaugnay nito, Ella, nagpulong din kahapon ng DOH Bicol kasama ang iba't ibang response team dito sa Albay upang tiyakin na nakahanda ang lahat ng health department o kung dumami pa ang mga evacuees dahil sa posibleng pagtaas ng alert status ng Mayon.
Ilan sa napag-usapan dito, Ella, ay ang pagtatatag ng coordination unit sa lahat ng dumarating na health assistance. Pinahihinihikayat din ng DOH Bicol ang mga stakeholders na makiisa sa health response team at pagpapaigting din ng deployment sa mga evacuation center ng mga DOH health workers. Nagpapatuloy din, Ella, ang isinasagawa ng ahensya na psychosocial activities at rapid nutrition assessment sa mga evacuee. Sa pinakauling ulat na inilabas ng DOH Bicol, pinakamaraming sakit na inusulta mula sa mga evacuation center ay ang pagkakaroon ng ubo at sipon at pananakit ng lalamunan kung saan umabot ito ng mahigit 1,000 na kaso. At 366 naman na kaso na ang naitalang lagnat sa mga evacuation site, habang nakapagtala din ng kaso ng high blood pressure at pananakit ng ulo at mga sakit sa balat. Kanina, Ella, ay naabutan pa nga natin dito sa ilang mga evacuation center yung ginagawang pamamahagi ng lokal na pamahalaan at ng pamahalang panlalawigan ng mga relief goods. Kabilang dito yung mga bigas na galing sa donation ng China at yung mga galing naman sa mga private organization. Ipinamahagi ito kanina. Meron din tayo nakitang mga ipinamamahaging karne, mga gulay, kung saan ito yung ikukonsumo naman ng mga evacuee dito sa mga darating pang araw dito sa mga evacuation center. Ella. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe. Dinagsaan ng mga gun owner ang isinasagawa ang LTOP of License to Own and Possess Firearms and Firearms Registration Caravan ng Police Regional Office 5 sa siyudad ng Masbate. Ito ay bahagi ng paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Mula sa Masbate City, may report si Jerry Galicia live. Jerry, gaano ba karami ang mga loose firearms dyan sa Masbate? Yes, Ella, ayon sa Police Regional Office o PRO 5, nasa mahigit 2,000 loose firearms ang nasa mga kamay pa ng gun owner na hindi nare-rehistro dito sa buong probinsya ng Masbate. Sa tala ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 5, kakaunti pa ang mga baril na nare-rehistro sa nagpapatuloy ng LTAF o License to Own and Possess Firearms and Firearms Caravan dito sa Cowboy Grill sa siyudad ng Masbate. Umabot na sa 345 mga baril ang naikuha ng registration sa 2 araw simula na mag-umpisa ang LTAP. Ngayong araw, dinagsa pa rin ng mga gun owner ang firearms registration caravan ng PNP. Ayon kay Assistant Chief ng Security and Guard Section ng PRO 5, Police Lieutenant Thomas Halok, umaabot sa mahigit 2,000. Loose firearms po natin dito sa bilang po ay nasa 2,151 na po. Ang natatawag po na loose firearms, yung isang baril, kapag nag-expire na po ang kanyang rehistro. Ang totoo lang po ay minamadali po natin ng ganitong pagkakataon kasi po sa nalalapit po na barangay captain or barangay chairman election at saka sangguniang kabataan election. Maraming salamat, Jerry Galicia live na nagulat mula sa Masbate City. Magandang balita para sa mga magulang na may anak na may medical condition na kung tawagin ay club foot. Magkakaloob ng libreng gamutan ang Baguio City LGU sa mga klinika sa lungsod para sa mga bata na mayroong ganitong kondisyon. Mula sa Baguio City, may report si Grace Flores live. Grace, paano ang proseso para maka-avail ng libreng gamutan ng mga batang may club foot condition dyan sa Baguio City? Yes, Ella, magandang tanghali. Magpunta lamang sila sa Club Foot Clinic sa Baguio General Hospital and Medical Center o BGHNC o tumawag o mag-text sa numero 0919-072-5439. O 0916-410-0411.
Bukas ito hindi lamang sa mga taga Baguio pati rin sa ibang parte ng Cordillera at iba pang lugar sa bansa. Maaari ring mag-chat sa Clubfoot Baguio Facebook page. Ang mga bata sa lungsod ng Baguio at talawigan ng Benguet na nagdurusa mula sa Clubfoot ay hindi na kailangang magtiis na kutyain dahil sa kanilang hindi normal na paglakad. Laking pasasalamat ng mga magulang sa isang non-government organization na nag-aalok ng mga libreng serbisyo para itama ang kanilang kalagayan. Ang depekto na hindi aram ang dahilan ay nakakaapekto sa isa sa bawat 800 kapanganakan sa buong mundo. Ito ay mailalarawan sa pamamagitan ng mga paa na nakaturo palabas, pataas o papasok na nagpapalakad sa isang tao na hindi normal na lakad. Ayon kay Daphne Sorinsen, Chief Executive Officer ng Miracle Feet, ang misyon nila ay maikorek ang lahat ng may clubfoot. Ang Miracle Feet ay isang pandaigdigang non-government organization na tumutulong sa mga taong may clubfoot birth defect. Sinabi ni Sorensen na ang mga klinika na ito ay nagbibigay ng mga libreng serbisyo tulad ng therapy, paggamot at pagbibigay ng corrective braces at sapatos sa mga tao sa lahat ng edad. We are on a mission to make sure that all babies born with clubfoot access the treatment, high quality treatment that they deserve, and a treatment that exists is called the Ponseti method. It is a non-surgical, minimally invasive treatment where the feet can be corrected through a series of manipulations of the hands and a bracing phase of it. Ang Baguio Clinic ay nagsisilbi sa kabuuang 79 na mga pasyente na ang mga depekto ay nasuri sa kapanganakan at patuloy na nakikinabang sa mga libreng serbisyo at provision para sa mga sapatos na pang-therapy. Habang ang Benguet Clinic ay mayroong 102 pasyente na nagmumula sa Mountain Province at malalayong nayon sa iba't ibang bayan ng Benguet. Si Mary Ann Kilaton, nanay ng 3 taong gulang na si Mark Henry, na na-diagnose na may clubfoot mula nang ipinanganak ito. Inamin niyang umiiyak siya sa tuwing nakikita niyang masakit at hindi mapalagay ang kanyang anak habang suot ang brace ngunit wala siyang magawa at gusto niyang gumaling ang kanyang anak. Ang ina siyempre, ang hirap. Bakit? Ba't nagkaganon? Saan ako nagkulang? Parang ganun pa yung tanong ko sa sarili ko. So, inano ako ng bawat nurse po, mga doktor, in-explain po. So, treatable naman siya. Ang hirap po kasi makakalakad pa ba pagdating ng panahon? Siyempre yung ang daming bully, ganyan. Yun po yung number one na concern ko din. Paano siya mamumuhay ng normal? Ang mga sapatos na pang-therapy ay isinusuot ang pasyente upang itama ang direksyon ng mga paa. Mayroon itong special na material para sa mga sapatos upang magbigay ng ginhawa sa mga paa habang isinusuot. Mayroon din itong special na idinisenyong brace na may special na material na matibay. Ang material lamang ay nagkakahalaga ng $20 to $22. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Grace Flores Live na nagulat mula sa Baguio City. Sampung milyong users ang nag-sign up sa Threads app na karibal ng Twitter sa mga unang oras mula ng ilunsad ito. Batay naman sa mga analyst, posibleng maging built-in user base at advertising apparatus ng Thread ang Instagram. Narito ang report ni James Hilario. 10 milyong users na nag-sign up sa bagong lunsad na Threads app ng Meta sa unang 7 oras nito ayon sa CEO ng kumpanya na si Mark Zuckerberg. Giit nito isang friendly rival ang Threads sa Twitter na binili ni Elon Musk noong October. Batay sa mga eksperto, maaaring mahikayat ng Threads ang Twitter users na hindi na masaya sa mga ipinatutupad na pagbabago ng platform. Pwedeng mag-post ng hanggang 500 characters ang mga user ng Threads at maraming features na kahawig ng Twitter. Ayon kay Zuckerberg, ang pananatiling user-friendly ang susi sa tagumpay ng platform. Aminado naman itong nangangailangan ng panahon upang maging mas malaki ang Threads kaysa Twitter. Dagdag pa nito, kailangan ng public conversations app ng 1 billion plus users.
Tinuligsa naman ng rivals ang amount ng data na maaring gamitin ng app kabilang ng health, financial at browsing data na nakaugnay sa identities ng users batay sa Apple App Store. Samantala, maaring i-deactivate ang Threads profile nang hindi dinideactivate ang Instagram account. Available lang magamit ang Threads sa 100 bansa kabila ang United Kingdom subalit hindi pa sa European Union dahil sa regulatory concerns. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinuspinde ng owner ng Titan submersible na OceanGate ang exploration activities nito. Kasunod ito ng nangyaring implosion sa sub noong nakalipas na buwan kung saan nasawi ang nasa 5 pasahero nito. Nakapaskil ang one-line note sa website nito at nakasaad na inihihinto nito ang lahat ng exploration at commercial operations. Kasalukuyang iniimbestigahan kung papaano nangyari ang implosion sa sub habang nasa isang expedition sa Titan wreck noong June 18. Sumabak ang volleyball team ng Brazil kontra sa The Netherlands sa pagpapatuloy ng Men's Volleyball Nations League na ginaganap sa Pasay City. Ang makakapasok sa top 8 ang aabante sa finals na gaganapin naman sa bansang Poland. Naritong report ni Rina Villamor Camara. Matapos patumbahin ng Italy, handang-handa ng rematch back ang Brazil kontra sa Netherlands. Kasalukuyang nasa number 4 ng team standings ang Brazil habang ang Dutch naman nasa number 8 matapos nilang manalo kontra sa bansang Canada sa unang laro nila dito sa Philippine leg ng 2023 BNL Games. Nagsimula para sa Netherlands na Tuan Waltenbra, Nimir Abdelaziz, Fabian Plak, Sylvester Mejis, Benny Twinstra, at Tister Tos kung saan coach si Roberto Piazza. Samantalang sina Bruno Resende, Enrique Norato, Lucas Satkamp, Alan Sousa, Hudson Nunes at Maki Nascimento ang unang anim para sa Brazil kasama si Coach Renan Dal Zotto. Unang puntos mula kay Wilton Bra sa Netherlands. Maagang atake naman mula kay Naterhos at Nimir habang sunod-sunod na errors naman sa net ang nakuha ng Brazil. Ang tip na binigay ng Brazil ang nagpagulo sa mga Dutch sa court para maitay ang laro sa 8-all. Maagang substitution naman ang pumasok sina Andrea ng Netherlands at Lucarelli mula sa Brazil 25-21 sa pagtatapos ng first set pabor sa Brazil. Isang mabagsik na spike serve mula kay Lucarelli ng Brazil sa pagpasok nila sa second set. Mababang set ang naging problema ng Dutch 6-2. Nagpatuloy si Nimir sa pagbigay ng tatlong atake upang sana bumaba ang lamang, ngunit mas nanaig ang magandang diskarteng pinakita ng Brazil upang makuha ang second set 25-18. Mga errors mula sa green shirt ang nagbigay ng mga puntos para sa mga orange shirts sa third set. Si Alan Sousa ang tumayong puso ng kanilang koponan na hindi nagpadaig sa kanyang mga atake, blocks at magagandang service. Hindi naman agad sumukol ang Netherlands para madikitan pa rin ang laban, ngunit nagtagumpay ang Dutch sa third set na tinapos ng maagang laro 25-20. I think like we always want to win 3-0, but we know that in this level is really hard. But I think our approach was really good, and in the half of the second set I understood that if we push we could get 3-0. We have to improve our ranking, so each game is important. The second goal is to be in the final 8, and this one is not a problem, but we want to show to the world that it's possible to reach that goal. Hoje era uma partida muito importante porque a gente veio de uma derrota e seria muito importante hoje essa vitória, né? Principalmente por 3 pontos, 3-0. Então estamos muito felizes e agora é pensar já no próximo jogo. Haharap pa ang Brazil sa mga bansang Poland at China sa Philippine leg habang ang Netherlands kontra Slovenia at Japan. Ang anim na araw na kompetisyong ito sa bansa ay magsisilbing huling hirit sa mga kalahok na koponan upang matiyak kung sino ang maglalaro sa Poland para sa finals round mula July 19 hanggang 23. 8 bansa ang papalarin sa susunod na round at sa kasalukuyan, Japan ang nangunguna sa team standings.
Rina Villamar Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-number one sa Philippine Trends ang pagtatag concert ng SB19 sa Davao City noong Miyerkules ng gabi. Todo pasasalamat naman ang Kings of P-Pop sa 18 na naniwala sa kanilang kakayahan mula nang sila'y nag-uumpisa pa lamang. Narito ang report ni Lucille Yoren. Palang, nagpasabog na agad ang Kings of P-Pop sa kanilang SB19 pagtatag world tour sa Davao City nitong Miyerkules, July 5. Agad na binusog ng grupo ang 18 nang i-perform ang hit song nilang Gento. Hindi naman magkamayaw ang mga fans nang sayawin ng mahalima ang I Want You. Bukod sa group performances, may solo act din sina Stel, Josh, Justin, Ken at Pablo. May nanalo na para sa isang fan na inabutan pa ni Justin ng rosas habang kinakantahan ito. Performances, may kulitan portion din with SB19. Dito, nagpasalamat sila sa 18 na naniwala sa kanilang kakayahan mula nang nagsisimula pa lamang sila hanggang kung saan na ang narating ng kanilang karera ngayon. Maayawan ng kapwa Bisayang si Ken ang Mindanao 18 nang mag-request ito na sumayaw siya ng budots. Hindi din nakalimutang batiin ng co-members at 18 ang bunso ng grupo na si Justin na nagdiriwang ng kanyang ika-25th birthday ngayong araw. At gaya ng kanilang two-day sold-out concert sa Big Dome noong nakaraang buwan, nagpa-picture din ang SB19 with the whole 18 crowd. Bago pa man nagsimula ang concert, number one sa Philippine Trends ang hashtag Pagtatag World Tour Davao sa Twitter. Patunay sa init ng suporta ng kanilang mga fans. My second time, so ito ang pinaka the best concert. We love you, Halima! Si Ina na isang OFW, lumipad pa mula sa Dubai para lang suportahan ang pagtatag world tour ng SB19. Present din siya sa kanilang concert sa Araneta noong June 24 at 25. At may ticket na din para sa concert ng P-pop group sa Bacolod City sa darating na linggo. Sobrang talented kasi nila. Parang worth it lahat ng binabayad mo, ginagastos mo for them. Kasi sobrang nagiging proud ako as a Filipino working in Dubai. Tapos nakikita mo yung mga kabayan mo na, alam mo yun, sumisikat, parang gano'n, na dinadala talaga nila yung flag natin. Proud to say po na we are from United 18 of Emirates in Dubai. From Dubai po. Matapos ang successful pagtatag concert ng SB19 dito sa Davao City, mga taga-Bacolod naman ang pasasayahin ng Kings of P-Pop sa July 9 bago sila pumunta ng ibang bansa para sa pagpapatuloy ng kanilang world tour. Lucille Yoren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 17, na nagsasabi, "Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at do'y pagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya?" At yan ang mga
balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!